Samantala, kahit nasa ibang bansa, tuloy pa rin ang monitoring ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga tinamaan ng lindol sa Pilipinas, partikular na sa probinsya ng Sarangani. Katunayan, pinulong ng presidente ang mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng video conference. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang mga opisyal na tiyakin ang kaligtasan ng mga residente sa mga tinamaan ng lindol. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. Kahit nasa Estados Unidos para sa kanyang working visit, tuloy pa rin ang monitoring ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng mga tinamaan ng lindol sa Pilipinas, partikular sa probinsya ng Sarangani. Patunay rito, pinulong ni President Marcos sa mga opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng video conference. Present sa online meeting sina Defense Secretary Gilbert Chiodoro, Health Secretary Chiodoro Herbosa, DSWD Undersecretary Edu Punay, Office of Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno at iba pang opisyal. Inatasan ni President Marcos ang mga opisyal na tiyakin ang kaligtasan ng mga residentes sa mga natamaan ng lindol. Kasama na ang pagkalat ng fake news singhil sa di umano'y pagtama ng tsunami. Gayunman, binigyang diin ng punong ehekutibo na dapat mas maging vigilant o mapagmasid, lalo na sa mga aftershocks dahil minsan aniya ay maraming nasasawi dahil dito. Kaya naman, sabi ng Pangulo, hindi muna dapat pabalikin sa kanilang mga bahay ang mga apektadong residente para masigurong walang masasaktan o masasawi. Dagdag ni President Marcos, regular niyang pupulungin ang mga opisyal ng gobyerno upang manghingi ng update sa mga lugar na nilindol sa kabilaya ng official trip niya sa Honolulu sa Hawaii. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas, Honolulu, Hawaii.